You know. So, welcome back ha. Ito na naman po ulit si Tonyo Starks. Para na naman sa isang, well, so-so na pangangarera, no? Dito sa San Lazaro, Santa Ana Park. Again, ito ang ating third favorite dahil tatatlo lang sila, no? So, talagang least favorite natin ito. At ito pa ha, dito sa pakarerang ito ng Santa Ana, no? 7 sa 11 karera merong Javier, ha? So, ang tanong dyan eh, kung magkakabit-kabit yan, ano? Kasi syempre, gaya nung nakaraan, hindi naman lahat yan ikakabit niya, no? Kasi syempre, sobrang dali naman yan, di ba? At wala nang dividendong ibibigay dyan. So, kung ako sa inyo, ipipili-pili na lang ako kung sino yung kukunin at sino yung tatablahin, no? Ganun talaga. Again, kagaya na palagi ko sinasabi ang pangangarera, tapat-tapat lang yan, ano? So, kung matapat na araw nyo, eh, talagang kabit-kabit yan. Sunod-sunod ang panalo ninyo at baka mamaya, eh, tumama pa kayo, no? Ng winner take all. Pero kung hindi naman, ganun talaga. Ang importante, makachempo tayo ng magandang dividendo para hindi naman tayo negative balance, no? Sa araw na iyan. Okay? So, yan po ang ating goal dito sa ating karera tips or karera iya. So, sana makakuha tayo ng magandang dividendo sa araw na ito sa Santa Ana Park. Okay? So, simulan na natin itong ating vlog, no? Simulan natin sa shoutouts. So, again, maraming salamat ha, sa patuloy na nanonood, sumusuporta, nagsasubscribe, at nanonood palagi ng ating video, no? Hindi kumbaga malaking tulong yan sa ating video. So, maraming salamat. Halos nasa 1,800 subscribers na po tayo. Kumbaga, 5 na lang po yata yung kulang. So, sana yung mga hindi pa subscriber dyan, please hit the subscribe and the like button. Kahit wag na po yung unlike, okay lang po yun. Yung notification bell na lang para pag may bago tayong upload ng Kia at consistently naman kayo nangangarera, eh, palagi yung kayong unang makakakuha. Okay? At syempre, binabati ko yung aking mag-ina, no? It's going to be a holy week na, no? So sana eh, nag-enjoy sila. Mahaba-haba yung bakasyon ng aking anak. So for sure, mag-enjoy yan siya. At makakapagpahinga siya sa klase. Okay? So yun, at abaling up. Nakalimutan ko na to eh. Para sa aking may bahay, maraming salamat sa patuloy na suporta. Okay? At bago natin ituloy sa ating giya, no? Syempre, dito muna tayo sa ating pagsuporta sa local business. So again, wala po itong bayad, no? Ito po ay tulong lang sa aking kaibigan. At sana po kung mahilig kayo mag-milk tea, may kilala kayo na mahilig mag-milk tea at hindi aware na may moon leaf, no? Sa Santa Ana po. Please let them know na meron pong moon leaf sa may River Green sa tabi po yan na OB Montessori. Okay? Kung ayaw naman nilang lumabas, huwag pong mag-alala. Meron pong Food Panda at meron ding Grab Food. Alright, again, kung meron kayong small business na gusto nyo ipa-shoutout, walang problema. Just send me a message. Bigay po kayo ng image. Isasama po natin dito yan. Okay? So, yun na lang. Let's get it on. Punta na po tayo dito sa race number 1. Okay. So, race number 1, ha, nandito na po kagad, ano? Si Mr. Javier, ha? At syempre, pang-premera natin siya, no? Gawa ng maganda naman talaga yung pruweba. Nung nanalo nung March 31 itong si Cherubim, halos nakapigil pa, eh. So, hindi natin siya pwedeng tablahin. Kaya lang, ayaw naman natin siya suluhin, no? Dahil nung nakarang karera din, outstanding din siya dun sa una, pero talo. Okay? Sa pagkakatanda ko lang, ha? So, ganito ang gagawin natin. Maglalagay tayong tatlo. Pili na lang po kayo, no? Nasa inyo po yan kung gusto nyo lang suluhin. Pero tatlo ko dyan, 4 muna, no? Pang-premera natin, Cherubim, Dremate po yan. Tapos, Sheting Blue Mist. Alam ko, pwedeng isunod dito. At si Sinag, pwede na rin magdala ng bandera kung sakasakali. Okay? So, sa race 1, tatlo po tayo dyan, ha? 4, Cherubim, Sheting Blue Mist, at 3, Sinag. Okay, so under different circumstances, no, normally hindi ako nagbibigay ng kabit-kabit na Javier, kaya lang, wala tayong choice, no? So again, 7 of 11 na races dito, meron kay Mr. Javier, okay? So pang-premera din natin, syempre, nandito ulit, no, si Mr. Javier, galing din po ito sa panalo. March 31 din, ha, sunod-sunod kasi yung karera nung nakaraan, na puro nandun din siya. So panalo din to, ha, at convincingly din siya nanalo, kaya lang sasamahan ko na rin ng panigunto natin ng numero 5, Saved by Hope. Baka lang hindi nakalabas ng maganda yun, asa hindi may paliwanag na kadahilanan, eh hindi maganda yung tempo. At baka this time, eh, biglang makaraos, okay? So, dalawa lang tayo dito, 3, Skyscraper, at 5, Save by Hope. Okay. Sa race number 3 naman, ito po ay rating base 1621, ano? At again, nandito lang naman po si Mr. Javier, pero huwag muna natin siyang gawing pang-premera. Kuhanin muna natin pang-premera yung numero 1, no? Phenom, ha? May tinatago pong galing yan dyan, ha? At sobrang baba niya na sa grupo na yan, tapos sa Santa Ana patatakbo. Yung dating may-ari nito, naka-quadra po ito sa Santa Ana. So, tingnan natin kung may buting ipapakita. Panigundo na rin natin si Mr. Javier, no? Yung numero 4, Misha. Ito, hindi ito tumakbo nung nakaraang March 31. So, hindi natin alam kung baka ito ang panahon para manalo siya. At yung dalawang nauna, baka hindi manalo. So, again,
pure speculation lang po yan. Kaya kung bahala how it plays out. Okay, panigundo natin yan. 4 Misha. At numero 6, Heirloom, no? Ito po ay mainstayer naman dito sa Santa Ana. At po pwedeng mauna. So, baka lang hindi naabutan. Okay? So, 1, Pino, mga ating pamprimera. 4 Misha, 6, Heirloom. Okay, sa race number 4, marami ding nagsipanalo dito, no? Sa pagkakatanda natin, mga nanalo na ito sa nakaraang takbo sa Santa Ana. So, kukuha tayo rito ng mga, sa pagkakatanda natin, hindi naman nananalo pa. Okay? So, dalawa lang tayo dito, pang-primera natin, numero 4. Alam ko, pwedeng mauna na ito, Lions Gate. At syempre, isang dilemate, numero 1, Double Luck. Yan ang ating panigundo. Okay? So, dalawa lang tayo sa race number 4. 444, ha? Lions Gate, numero 4 at 1, Double Luck. Number 5, ayan na naman po si Mr. Javier, no? Again, sabi ko nga, 7 of 11, meron siyang entry. So, malamang sa malamang, hindi bababa ng mga 30-40%, meron naman siyang mananalo rito. Okay? So, it's up to us kung paano pipilihan at kung sino isasama at sino ang tatablahin. Again, tapat-tapat lang po. Okay? So, pang-primera natin dyan, yung numero 3, no? Lahat tayo meron ito, sikretong malupit, ha? At ang ating panigundo, couple entry po ito, Classic G at Always on Time. Isang dibandera, isang dilemate po yan. At syempre, panel 0 natin, andyan naman po, ha? Medyo swerte po recently. Itong si Mr. Abano, so hindi natin siya pwedeng tablahin dito. Numero G's, mabalor, baka madihado pa ito rito. Okay? So, tatlo tayo, 3, sikretong malupit. 1, Classic G, coupled entry ni Always on Time, at G's, mabalor. Sa race number 6 naman, ito po, 3-year-old maiden stakes race, no? At sa totoo lang, wala po akong nakitang mga pruweba nitong mga ito. At pinagbasihan na lang natin mga best time nila dito. So, ang kinuha ko na lang dito ay yung para sa akin ay medyo nagpo-produce ng mga magagandang pangarera. Okay? So, pang-primera natin dito yung numero 9, Pharaoh Bell ng Bell Racing Stable. Tapos, panigundo ko yung numero 7, no? Amor, Mi Amor, dahil na rin kay Mr. Abano. At baka magkabitan eh. Okay? At ang ating panel 0 dito, Cupid Song ng Rancho Santa Rosa. Okay? So, tatlo lang tayo dyan. Kung may krusunada ko po kayong iba, pwede pong magsama. Dahil again, maiden po ito, no? Anything can happen. Okay? So, miracles do happen na rin sa karera naman eh. So, 9, Pharaoh Bell. 7, Amor, Mi Amor. At 6, Cupid Song. Race number 7, ha? Ang ating, ito naman, medyo mataas na grupo, no? Rating base 2833. Ang pang-primera ko, yung pang-primera ko nung nakaraan, pero walang ginawa. Numero 5, Tugatog. Ha, tingnan natin kung may maganda siyang gagawin dito. Baka medyo alive na siya dito. Panigundo natin yung pwedeng mauna, no? Pwede na rin isunod. Numero 7, Speak Easy. At syempre, isa pa ulit, diremate. Numero 8, LaGuardia. Okay? So, tatlo tayo dito sa race number 7, ha? 5, Tugatog. 7, Speak Easy. At 8, LaGuardia. Sa race number 8 naman, ayan, maganda-gandang laban po ito, no? At ang pamprimera natin dito, yung numero 8, ha? Stardust. At lalagyan natin ang dalawang medyo dihado, no? Pinakikiramdaman ko lang, pero baka dito kasi magkaroon ng dihado. So, panigundo natin dyan, yung dilemating Lady Zip na numero 3 at isang dibandera. Medyo mahabang bumandera ito, lalo na dito sa Santa Ana, no? Yung numero 5, ha? Great Britain. So, tingnan natin kung makatapos yan. Pero ayan, tatlo tayo rito sa race number 8. 8, Stardust 848. 3, Lady Zip. At 5, Great Britain. Sa race number 9 naman, ayan, medyo marami-rami ito, no? Halos full gate yata ito. Pampremiera natin dito, again, nandito na naman po si Mr. Rabano, ha? Kumakatok na naman. So, pampremiera natin siya, numero 4. Couple entry po ito, Minotaur at Our Secret. Tapos ang ating panigundo, Mr. Javier, ikaw uli, parang sila lang naglalaban dito. Numero 11, Pulido. Okay? At isang dihado, nilagyan ko lang dahil merong magandang pruweba ito. Yung numero 8, Coastal Road. Okay, baka tapos lang, baka wala nang ginagawa dyan sa Coastal Road. Eh, manalo na yan. Okay, sa tatlo tayo dyan. 4, Minotaur, 11, Pulido. At 8, Coastal Road. Okay, penultimate race na po tayo, race number 10. At again, ito na naman po si Mr. Javier. Pang-primera ulit natin siya. Numero 2, Gray Area. Couple entry po ito ni Humidor. Ha? At panigundo natin dito yung numero 6, King Wash Rebuild. Sa totoo naman, mahirap ispelingin kung sinong mauna rito. No? Wala akong makitang may natural kasi na bigis.
Tapos, panasero natin, Diremagic. Pero parang recently, nasa unahan na rin ito, yung numero 4. Black Magic Woman. Okay? So, tatlo tayo sa race number 10, Dos Humidor. Sa East na King Wash Rebuild at 4, Black Magic Woman. And finally, race number 11. And what's new? Mr. Javier, you're there. Okay, pampremera natin ulit yan. Si Mr. Javier, numero sa East. Fire Council, Diremate po yan. At syempre, lalagyan natin ng isang debandera. No? So, numero 5, Ava Steel. Siya ang natural na debandera dito. Okay? So, dalawa lang tayo sa race number 11. Sa East Fire Council at 5, Ava Steel. So, yan. Yan po ang ating giya dito po sa Santa Ana Park, April 10, ha? Dito sa Naik, Cavite. So, sana po makuha nyo ang mga informasyon na kailangan nyo para masolido ang ating pananaya, no? Dito sa Santa Ana Park. Okay? So, medyo kahit pa paano, mas maganda ganda itong lineup na ito kaysa dun sa mga, siguro, mga last two races, ano? At least dito kahit pa paano, hopefully may ibang manalo, hindi yung palitan ng laman. Okay? So, sana nakatulong yan. Again, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta dito sa ating vlog. Huwag po kayong magsasawa. At sana yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe po. Malapit na po tayo sa 1,800. Limang kembot na lang. So, pakikuha na natin yung 1,800 para ang goal natin susunod is 1,900. Okay? So, yun na lang po muna. Again, this is Tonyo Starks. Paalam! If you like this video, hit like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you!